i-share ko po sa inyo kung paano ang isang tulad ko na walang experience sa hiking ay nakapunta sa Jiaming Lake. Pero bago yan, ano ba ang Jiaming Lake? Ang Jiaming Lake po ay ang second highest lake ng Taiwan. Kaya ito naging second highest lake eh kasi po ang lake na ito ay nasa tuktok ng bundok. Ang elevation niya po ay 3,210 meters above sea level. So ito po ang side view ng trail papuntang Jiaming Lake. So makikita natin na ang high peak niya na madadaanan papuntang lake ay nasa 3,500 meters. Tapos yung mismo lake ay nasa 3,200 meters ang elevation. At ito naman po ang top view ng trail. So hindi straight ang trail kasi bundok-bundok ang dadaanan papuntang lake. At mula doon sa police station or yung start ng trail ay 13 kilometers ang layo nitong lake. Tapos recommended na 3 days and 2 nights ang hike na ito para sa mga beginners. Pero syempre kami ng mga kasama ko kahit na beginners kami, feeling namin na malakas kami. Kaya 2 days and 1 night lang po ang target namin para sa hike na ito. So step na po tayo kung paano umakyat sa Jiaming Lake na ito. Step 1, kumuha po kami ng hiking permit at cabin reservation 2 months before yung target date ng hike namin. Caps lock po ang instruction na yan kasi hindi po kayo makakakyat ng Jiaming Lake pag wala ang dalawang yan. Hiking permit at cabin reservation. Yung hiking permit, needed yan kasi major hike po ang Jiaming Lake. At protected po ng Taiwan government ang bundok na yan kaya needed talaga ang permit. Tapos yung cabin reservation naman, kasi nga doon kami matutulog sa bundok. Kaya need namin ang reservation sa cabin doon sa bundok. Dalawa pala ang cabin na madadaanan papuntang lake. Una ang Xiangyang cabin na 4.3 kilometers ang layo nito mula sa entrance, at Jiaming Hu cabin naman na 8.1 kilometer ang layo nito mula sa entrance. Kami ang pinili namin na cabin ay ang Xiangyang cabin. Pero paano ba mag-apply ng permit at reservation? Madali lang po. Minisis lang po namin ang taong ito at siya na po bahala mag-apply ng permit at reservation namin. Bale, 1,000 NT per person yung bayad namin para sa permit at reservation. Kasama na din po dyan yung talent fee ng tao na yan. Pinoy yan at taga-Kaohsiung lang po siya. Kaya i-message nyo lang po kung gusto nyong magpa-assist kung paano kumuha ng permit at reservation. Step 1 pa lang, dami ko nang sinabi. Kasi concern lang po ako sa inyo. Generous lang po ako sa knowledge ko kaya marami akong sinabi. Gusto ko marami kayong alam bago kayo umakyat sa Jiaming Lake. So step 2 na po tayo. After namin mag-apply ng hiking permit at cabin reservation, syempre bumili na po kami ng hiking gears and equipments or yung mga gagamitin namin sa hike. Kayo na po bahala mag-research kung ano yung mga kailangan nyo. Pero ipapakita ko po sa inyo ang listahan ng mga dinala ko para may idea po kayo. Kayo na bahala kung dadagdagan nyo yan or babawasan nyo. So yan po ang aktual na dala ko nung umakyat ako sa Jiaming Lake. At naghirap, nagtiis at nagdusa po ako kasi kulang po yan. Specifically, kulang yan ng mga panglamig. April 8 kasi kami umakyat kaya nag-assume ako na mainit sa taas ng bundok. Kasi nga, summer yung April 8, di ba? Pero nagkamali po ako. Ang lamig po sa taas at may part pa na nagyelo ang dahon ng mga damo doon dahil sa sobrang lamig. So ito po ang recommended ko na listahan na dapat yung dalhin. Dinagdagan ko yan ng mga items na kulang sa mga dala ko. So okay na ang mga documents at gamit namin. So step 3 na po tayo. Ito na ang araw ng hike. Ay nakalimutan ko palang sabihin, kung wala kayong motor, magrerenta po kayo ng van papuntang bundok ng Taitong. Tapos additional bayad po yun. Hindi ko lang alam kung magkano kasi nagmotor lang po kami papuntang Taitong. So mula dito sa dorm namin, nagbiyahe lang ako ng 30 minutes papuntang meeting place namin. 4 lang po kami at 3 yung motor, isa angkas. Tapos mula dito sa meeting place, nagbiyahe kami ng 3 hours para makarating sa Taitong. After ng 3 hours na biyahe, andito na po kami sa parking area. I-park lang ng maayos ang motor para di matumba kasi hindi po simentado yung parking area. So dito na makikita ang admin building at police station. So dito sa admin building, dito namin pinakita ang aming hiking permit at cabin reservation. At after ma-verify ang documentation namin, pinapunta lang po kami sa police station para mag-logbook lang doon. Ililista lang naman ang mga name namin para may record yung police station na umakyat kami sa Jiaming Lake.
after ng documentation process, eh kumain na muna kami bago sinimulan yung hike namin. So April 8, 2023, 1 PM, nag-start na kaming maglakad papuntang Jiaming Lake. Yes! So ito po ang plano ng hike namin. Day number 1, trail entrance to Xiangyang Cabin. Sa Xiangyang Cabin kami matutulog. Tapos, day 2, Xiangyang Cabin to Jiaming Lake. Tapos, back to trail entrance. So, magpa-picture-picture lang kami sa Jiaming Lake. Tapos nun, back trail na kami. Ibig sabihin, after namin mag-picture-picture sa Jiaming Lake, didiretso na kami mag-hike pa uwi. Yung trail na dinaanan namin, papuntang lake, yun din yung trail na dadaanan namin pa uwi. At ayon sa plano namin, 5 PM, nakabalik na kami sa trail entrance. Siyempre, plano lang yan. Tignan natin yung reality kung masunod ba yung plano. Start na ng hike namin. Siyempre, excited po yan. Pero, after 10 minutes ng paglalakad, feel ko na yung hingal. Pero, yung mga kasama ko, okay lang sila. So, ang main point ko lang dito, para sa mga tulad ko na walang stamina, madali lang akong mapagod. Meanwhile, itong mga kasama ko, malakas ang stamina nila kasi palagi silang naglalaro ng basketball kaya marami silang hangin. So ito lang yung pinaka nangyari dito sa hike namin. Lakad konti tapos pahinga, lakad na naman konti tapos pahinga na naman. Kaya dapat malakas ang stamina nyo para tuloy-tuloy yung lakad nyo. After 1 hour ng lakad, ganito na yung itsura namin. Isa na yung nakatayo. Matibay. Practice na basketball. Yan, 253 na. Nakaraming pahinga na kami. Yung pahinga namin hindi na mabilang. So kung malakas po yung stamina nyo, siguro mga 2 hours lang, mararating nyo na yung Xiangyang Cabin. Pero sa kaso ko na wala talagang stamina, 3 hours and 30 minutes bago ko marating ang Xiangyang Cabin. Mula doon sa police station, naglakad kami, nag-hiking kami, pahinga maya't maya, 3 hours and 15 minutes. Nakarating kami dito sa Xiangyang Cabin. Tapos hindi yun relax. Hindi easy na hike. Ito naman ang meron sa cabin. Una, sleeping space. So ang sleeping space po ay same lang sa double deck bed sa mga dorm natin. Pero mas spacious ang double deck dito. Meron ding free na sleeping mat para hindi naman direct sa kahoy yung likod nyo. Kaso walang power outlet kaya need talaga may dala kayong power bank. Tapos may kusina dito. Dito pwede magluto basta may dala kayong gamit. Dito na kami nagluto ng kanin at ulam namin. Pero sa kaso namin, kami lang yung may dala na sariling pagkain. Kasi yung mga Taiwanese na andito, umorder po sila ng buffet. Kaya pagdating nila dito, ready na yung foods nila. Pipila na lang sila para kumain. Meron ding water source dito. Pero yung tubig na yan, galing po yan sa tubig ng bundok. Kaya kung iinumin nyo po yan, pakluan nyo muna bago nyo inumin. Tapos yung tubig na yan, yan din yung gamit namin sa pagluto ng pagkain namin dito. So ganito yung sitwasyon ngayon. Lahat ng tikwa na kasama namin, buffet. Diba? Lahat ng tikwa, buffet. Ang dala lang, tubig lang. Kami, kompleto. May bigas, may tubig, may dilata. So yung mga Taiwanese na kasama namin dito, naka-buffet sila. Kanila lang talaga sa kanila 5,000. Next naman mga boss, merong comfort room dito. May supply din yan ng tubig. Kaya i-flush nyo lang after nyong gamitin. Kaso, di kayo pwede maligo dito. Walang liguan. Kaya punas-punas lang sa katawan bago matulog. At mga 7 PM, natulog na yung mga kasama ko. Pero ako mga 9:30 pa ako nakatulog. Tapos 11:30 PM, gumising na po kami para mag-asikaso. Tapos 12:44 AM, nag-start na po kaming maglakad. Ang destination namin ay Jiaming Lake. Yung ibang gamit pala namin,
ay iniwan na, na po namin dito sa cabin. Ang dala lang namin ay yung mga gagamitin lang namin sa hike. So yung mga pangluto, pangtulog na gamit ay andun lang sa cabin. Naghanap lang kami ng sulok doon na hindi makakabala sa iba. At doon na namin iniwan yung mga gamit namin. Kasi babalik din naman kami dito sa cabin pag uwi namin. Dahil hating gabi na kami nag-start mag-hike, eh wala pa akong footage kasi madilim. Tapos dito na rin nag-start yung problema ko. Although April kami nung umakyat, 'di ba? Summer. Pero ang lamig po, sobra. Tapos wala akong dala na panglamig, kaya lalo akong nahirapan sa pag-akyat. So, ang pinaka summary lang ng hike namin sa second day ay sobrang tarik ng trail, tapos ang lamig, tapos kulang yung dala ko na gamit, tapos sobrang bagal ng hike namin kasi nga wala akong stamina at lamig na lamig ako. So yan po ang itsura ko sa hike namin. Buti na lang may dala akong raincoat galing sa 7-Eleven at yan na yung nagselbing protection ko sa lamig para at least hindi masyadong pumasok sa katawan ko yung lamig ng hangin. Napunit na rin yan kasi mumurahin lang. At yung napunit na portion, yun na yung ginamit ko na gloves para at least may protection konti ang kamay ko sa lamig. At ganyan lang po ang forma ko sa paglalakad. Yung mga kamay ko, nasa kilikili ko para hindi tumigas sa lamig. At kung makikita nyo, puro hamog po ang nasa paligid namin. Wala ka talagang makikitang view kasi ang kapal ng hamog. At sa wakas, 8:30 AM, narating na po namin ang Jiaming Lake. So almost 8 hours po ang nilakad namin mula doon sa Jiaming Cabin bago kami makarating dito. Sobrang bagal namin at kasalanan ko po yun kasi wala akong stamina. Pero okay lang, at least andito na kami. Tapos disappointing pa pagdating namin sa lake kasi ang kapal po ng hamog kaya di namin makita yung lake. Tignan nyo yung video na to. Ito yung Jiaming Lake na nasa mga post. Tapos ito yung Jiaming Lake na nakita namin. 10 hours, nagpuyat, nagpagod, gumasto. Tapos yan na yung Jiaming Lake. Visit ang hamog. Woo! Kaya lumapit na lang kami para kahit papano makita namin ang lake. So yan po ang itsura niya sa malapitan. Lalo lang kaming na-disappoint kasi nagmukha lang na parang nagpa-picture lang kami sa tabing dagat. Pero nag-stay pa kami ng ilang minuto pa at maya-maya unti-unti pong nawawala yung hamog. At after few minutes pa, tuluyan na pong nagpakita ang Jiaming Lake sa amin. Nawala na yung hamog at ito na yung pics and vids namin. After ng paghihirap, after ng pagtitiis, andito na kami! Jiaming Lake! Yes! Alas 10 ng umaga, nagsawa na kaming mag-picture-picture at video-video at nag-start na po kaming maglakad pa-uwi. Noong pa-uwi na kami, ang ganda na ng view kasi wala ng hamog. Yan po ang view noong pa-uwi na kami. Kitang-kita mo na ang ganda ng mga bundok. Tapos nag-picture-picture na rin kami sa daan. Pero malamig pa rin kahit na may araw na. Tapos mga 5 PM, nakabalik na kami sa Jiaming Cabin. So 7 hours lahat ang lakad namin pabalik sa cabin. Tapos may lumabas na problema noong nasa cabin na kami. Kasi since 5 PM na kami nakabalik ng cabin, tapos maglakad pa kami pabalik doon sa trail entrance, hindi na po kami makakauwi kasi magsasara na po yung kalsada na dinaanan namin papunta dito. Kaya no choice kami kundi maghanap ng hotel na matutulugan at bukas na kami magbabiyahe pa uwi. So ito yung nangyari. Yung dalawa naming kasama na mabilis maglakad, nauna po silang bumaba para makahanap pa sila ng hotel. Kasi yung hotel na nakita namin na pinakamalapit, nagsasara po siya ng 10 PM. Kaya dapat before 10 PM, maka-check-in na kami sa hotel. At yun, naging okay naman kasi 9 PM pa lang, naka-check-in na yung dalawang mabilis maglakad. At kaming dalawa na naiwan, sumunod na rin kami. Tapos po, kinabukasan na kami nagbiyahe pa uwi.
Buti at nakamotor po kami, kaya kontrolado namin ang sasakyan namin. At dahil nag-extend kami ng one day, yun, naka-absent po kami sa duty namin kasi Lunes na pero pauwi pa lang kami. So yun lang po, yun na lahat ang nangyari sa amin sa pag-akyat namin sa Jiaming Lake. Ito yung mga naging problema. Wala akong stamina. Number 2, wala akong gamit pang lamig. Number 3, naka-absent ako sa work kasi nag-extend kami ng one day.